Anim na taon ang nagsasama sina Checo at Sasha at hanggang ngayon ay wala pa rin silang anak. Ayaw sana nilang magpatingin sa doktor dahil pareho silang takot na malaman kung sino sa kanila ang may problema. Pero hindi na sila nakatiis kaya magkasama silang nagtungo sa ospital at nagpa-check up. Ang resulta, si Checo ang may depresya kaya ganoon na lang ang naging depresyon nito. Sinabi nito kay Sasha na kung gusto siya nitong iwan dahil hindi niya ito mabibigyan ng anak ay malaya nitong magagawa at hindi niya ito pipigilan. Niyakap ni Sasha ang asawa at nangakong walang magbabago sa pagmamahal niya rito. Napagkasunduan nila na mag-ampo na lang ng magiging anak nila. Nagpunta sila sa isang bahay ampunan. Nasa liblib ito at hindi kaanong napupuntahan ng mga tao. May mga batang ipinakilala sa kanila ang namamahala roon na si Sister Lucia. Subalit natawag ang pansin ni Sasha sa uha ng isang sanggol na wala roon. Tinanong ni Sasha kung nasaan ang sanggol na umiiyak. Ani Sister Lucia, nasa kabilang silid, ngunit hindi ito kasali sa kanilang mga ipinaampon. Isa-isang sinipat ng mag-asawa ang mga bata. Subalit hindi mapalagay si Sasha. May kung anong nag-uudyok sa kanya na piliin ang umiiyak na sanggol sa kabilang silid. Nilapitan niya si Sister Lucia at nakiusap dito na makita ang sanggol. Napilitan ang madre na tunguhin ang silid at kuhanin mula roon ang sanggol. Nang makita ni Sasha ang batang lalaki, ay automatikong lumukso ang puso niya na hindi niya mawari ang saya. Muli siyang humarap at nakiusap kay Sister Lucia na pumayag itong ang sanggol na iyon na lamang ang ampunin nila. Hindi alam ng madre kung ano ang dapat sabihin. Nauutal siya sa pagtanggi pero sa huli ay napapayag na rin siya ni Sasha. Habang palayo ang mag-asawa ay makahulugan ang tingin na tinanaw ito ni Sister Lucia. Excited ang mag-asawa sa anak nilang pinangalanan nilang Jopet. Binigay nila ang pag-aaruga ng tunay na mga magulang. Inaalagaan at iniingatan nila ang sanggol tulad ng ipinangako nila kay Sister Lucia. Isang gabi, habang mahimbing ang tulog ng mag-asawa, isang grupo ng akyat-bahay gang ang umaali-aligid sa bahay nila. Hanggang sa ang mga ito ay nagpasya ng pumasok sa pamamagitan ng teknik na matagal na nilang alam dahil sanay na sila sa ganitong gawain. Ilang saglit pa at nasa loob na sila ng bahay. Naging mabilis ang mga kilos nila. Alam na nila kung paano ang gagawin, kung ano ang magiging kilos ng bawat isa sa kanila. May kanya-kanya ng toka. Matapos mangulimbat ay hindi pa sila nasiyahan. Tulad ng dati, may masama silang balak sa may-ari ng bahay. Alam nila kung sino ang mga nakatira rito. Makikipaglaro muna sila sa kanila. Walang kaabog-abog nilang kinatok ang silid ng mag-asawa. Agad namang napabalikwas ng bangon si Checo. Kinutuban na siya na napasok sila ng masasamang loob kaya agad niyang ginising ang asawa. Ninenervyos namang kinuha ni Sasha ang anak sa crib. Balak nilang dumaan sa bintana para makatakas. Ngunit bago pa nila ito magawa, ay pabalandra nang bumukas ang pinto ng kwarto at bumungad sa kanila ang mga lalaking may maiitim na budhi. Nakatutok sa kanila ang mga baril nila at sinabihan silang huwag gagawa ng ingay. Pinaupo sila sa kama. Iginapo si Checo habang si Sasha ay inutusan nilang tanggalin ang damit at sayawan sila. Nakiusap si Checo, nakaawaan sila ng mga ito. Kuhanin na lang ang lahat ng meron sila sa bahay, huwag na lang silang pakialaman. Sinabi naman ni Sasha na gagawin niya ang lahat ng ipag-uutos nila kung palalayain ng mga ito ang mag-ama niya sa mismong oras na yon. Subalit ang mga sinabi ng mag-asawa ay pinagtawanan lang ng grupo. Gagawin daw nila kung anong gusto nilang gawin nang walang nagdidikta. Nang hindi tuminag si Sasha ay itinulak siya ng lalaki sa kama kaya muntik na niyang mabitawan ang sanggol. Sinabi ng leader na istorbo ang sanggol sa gagawin nilang laro kaya ilagay muna ito sa crib at may iba silang palabas dito mamaya. Minura ni Checo ang lalaki ngunit nakatikim lang siya ng suntok sa isa sa mga lalaking nasa tabi niya. Gusto nila na panoorin ni Checo ang gagawin nila sa asawa niya. Umiiyak naman ang laban si Sasha. Tinadyakan niya ang lalaki, ngunit lalo lamang ito nanggigil sa kanya. Sapilitang inaalis ang kanyang damit. Hindi nila napansin ang sanggol na nasa crib
Unti-unting nagbabago ang anyo nito. Mula sa pagiging maamo hanggang sa pagiging mabangis ng mukha, ang mata ay namula, ang ilong ay umumbok na parang itinumpok, ang mga labi ay bumuka at lumabas ang pangil, ang mga balat ay kumulubot habang ang mga kuko sa kamay at paa ay humaba at tumalas, ang likuran ay inusbungan din ng buntot. Tumulo ang laway nito na tila takam na takam sa mga nasa paligid niya. Ang pinakamalapit na lalaki sa pwesto niya ay biglang dinamba at sinampulan ng kanyang bangis. Napalingon ang lahat sa sumigaw na lalaki. Nabigla sila sa nakita. Isang tiyanak. Maging ang mag-asawa ay nabigla rin. Hindi nila alam kung paanong ang inampo nilang sanggol na anghel sa kanilang paningin ay isa palang tiyanak na kampo ng dilim. Walang pag-aalinlang ang inubos nito ang masasamang loob habang ang mag-asawa ay magkayakap na sumiksik sa isang sulok matapos kalaga ni Sasha si Jeko. Gusto ni Jeko na tumakas na sila dahil baka isunod sila ni Jopet. Pero ayaw umalis ni Sasha. Umiiral sa kanya ang pusong ina kahit pa isang demonyito ang anak niya. Naluluha si Sasha habang tinititigan ang sanggol na kumakain ng karne ng tao. Nang matapos ito, ay napatingin ito sa kanya, sa kanilang mag-asawa. Ibinuka ni Sasha ang mga kamay niya bilang senyales ng pagtanggap dito. Gusto niya itong kargahin muli. Si Jeko naman ay nagtatalo ang damdamin kung matatakot sa tiyanak o uunawain ang nagawa ng kanilang anak. Dahan-dahang tumayo ang tiyanak, maliliit ang hakbang patungo sa kanyang ina. Nang makalapit ay agad itong binuhat at niyakap ni Sasha ng buong higpit, puno ng pagmamahal. Niyakap din ni Jeko ang mag-ina niya. Isinandal ng tiyanak ang ulo niya sa balikat ni Sasha. Ganoon din ang ginawa nito kay Jeko. Ngunit matapos iyon, ay mabilis din itong bumaba mula sa mga bisig ng ina at tumalon palabas sa bintana. Hinabol siya ng mga itinuring na magulang habang isinisigaw ang pangalan na ibinigay sa kanya. Subalit hindi na siya lumingon at hindi na nagbalik pa. Bumalik sa bahay ampunan sa liblib ang mag-asawa at kinuwento kay Sister Lucia ang nangyari. Bakas ang lungkot sa mukha ni Sister Lucia. Inamin niyang napulot lang niya sa kakahuyan ang sanggol, kaya't hindi niya ito gustong ipaampon dahil hindi niya batid ang tunay na pinanggalingan nito. Sa huli, nagdesisyon ang mag-asawa na muling mag-ampon, ngunit pumili na lamang sila ng batang nasa 3 taong gulang na at kilalang kilala ng madre bilang mabait at masunuring batang babae na tinawag nilang Angelita. Nang makaalis na ang mag-asawa, pumasok si Sister Lucia sa silid na pinagkuhanan niya noon kay Jopet. Naroon ang tiyanak. Binuhat ito ng madre at ipinaghele habang sinasabi na, "Anak, alam ko na gusto-gusto mong mapabilang sa isang buong pamilya at makapamuhay ng malaya sa labas tulad ng mga pangkaraniwang bata. Pero sinabi ko naman sa iyo, mapanganib sa labas. Kaya anak, huwag mga ulit iiwan si mama ha. Ako ang tunay mong mama, kaya dito ka lang sa tabi ko para hindi ka mapahamak at hindi rin makapagdulot ng kapahamakan sa mga tao. Dito, palagi kang ligtas sa piling ko."